Magandang hapon po mga pinag-iwas, panambalataya. Samahan niyo naman po ako. Basahin po natin ang Matthew chapter 20. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan na lumabas pagkaumagang-umaga upang kumupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At ang makipagsundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo na sa bawat araw ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya ay lumabas ng malapit na ang ikatlong oras at nakita ang mga ibas sa pamilihan na nga tayong walang ginagawa. At sinabi niya sa kanila, may siparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. At nagsiayon ng kanyang lakad sa ubasan. Lumabas siya muli na malapit na ang mga oras na ika-anim at ika-siyam. At gayon din ang ginawa. At lumabas siya na malapit na ang ika-labing isang oras at nakasumpong siya ng mga iba na nangatayo at sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umupa sa amin, sinabi niya sa kanila, magsipa rito din naman kayo sa ubasan. At ang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang ikalabing isang oras ay tumanggap bawat tao ng isang denaryo. At ang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila'y magsisitanggap sila ng higit at sila'y nagsitanggap din bawat tao ng isang denaryo. At nang kanilang tanggapin ay nangabulong-bulong laban sa puno ng sambahayan. At nangagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nito mga huli. Sila'y pinantay mo sa amin. Naming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Datapuan siya'y sumagot at sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring, hindi baga nakipagyari ka sa akin sa isang denaryo. Kunin mo ang ganang iyo at humayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan ito huli ng gaya rin sa iyo. Hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari. O masama ang mata mo sapagkat ako'y mabuti. Kaya't ang mga una, mga huhuli, at ang mga huli ay mga uuna. Samantalang umahon si Jesus, ay bukod niya isinama ang 12 alagad at sa daay sinabi niya sa kanila, narito nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa pangulong saserdote at sa mga eskriba at kanilang hahatulang siya ay patayin. At ibibigay siya sa mga hentel upang siya ay kanilang palimurahin at hampasin at ipako sa krus. At sa ikatlong araw, siya ay ipabangon. Na magkagay lumapit sa kanyang ina ng mga anak niya na lalaki, ni Zebedeo, na kasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya ay sinamba at may hinihinging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking 2 anak ay magsiupo. Ang isa sa iyong kanan, at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari ba gang inuman ninyo ang sarong malapit ng aking iinuman? Sa kanya sinabi nila, mangyayari. Sinabi niya sa kanila, katotohanan ang iinuman ninyo ang aking sarong dalapot. Ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagbibigay dalapot. Yaon ay para sa kanila na mga pinaghandaan ng aking ama. At ang marinig ito ng sampo ay nangagalit labat sa 2 magkapatid. Natapot sila ay pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangapapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamaraan sa kanila. Sa inyo hindi magagayon, kundi ang sinumang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. At nang sila ay magsialis sa Jericho, ay sumunod sa kanya ang lubang maraming tao at narito ang 2 lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Pagkarinig nilang nagdaraan si Jesus ay nagsisigaw na nagsisipagsabi, Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David. At pinagwikaan sila ng karamihan upang sila'y magsitahimik, datapwat
Sila'y lalong na nagsisigaw, na nagsisipagsabi, "Panginoon, mahabag ka sa amin, ikaw na anak ni David." Tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, "Ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo?" Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, na mga dilat ang mga mata namin." At si Jesus, sa pagkakabag ay hinipo ang kanyang mga mata. At pagdaki ay nagsitanggap sila ng kanyang paningin at nagsisunod sa kanya. Mga palanggap ko, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesus Kristo. Amen.